Hello guys, isa mapagpalang umaga po sa ating lahat. Kayo po ay nasa Munting Hardinis, Sir Mio Vlogs. Sumaatin po ang kasaganahan, ang kaswertihan. Kayo po ay nasa Munting Paraiso, sa Munting Hardinis, Sir Mio Vlogs. And for today's update and for today's video ay ibabahagi ko, isishare ko po ang top 3 na halaman for abundance and prosperity. Ang halaman na ito is common lamang po na siyang nakikita sa lahat ng garden ng inyong kaplan tito or kaplan tita. Una po sa lahat, ang halaman na ito, ito po yung tinatawag na Syngonium podophyllum. Ito po yung tinatawag na variety na moonshine Syngonium plant. I-focus po natin. Ito po is pinarami ko po dahil wala po akong ganito. Humingi po ako sa aking kaibigan. Tangkay lamang po ang kanyang naibigay dahil din po wala din po siya nun, kumbaga pinarami lamang po niya ang halaman na yon. And to my surprise, after 3 months of waiting, ito na siya. Nakakatuwa po dahil nag-thrive, nag-trail, at tunay na naging maganda po. Naging mas successful. Naging matagumpay po ang pagpaparami ko sa halaman na ito. Wag na wag po kayo magpapawala ng ganitong halaman dahil napakaganda ng kanyang postura, kaanyuan. At kapag meron na po siyang aerial roots ang nagsibulan or present po or visible sa kanyang stem kagaya po neto, ready na po ito for another propagation. This time, I will be using water propagation. And base na rin po sa aking experience, mas kung magpaparami po tayo ng ganitong Syngonium, moonshine Syngonium plant po, I suggest po na maganda po ang soil propagation. Hindi ko pa siya nasusubukan sa water propagation. This time po, para po ma-compare po natin kung anong propagation ang napaka-best para sa halaman na ito, ay gagawin po natin ang water propagation po. Ipapakita ko po next vlog ang aking paraan, procedure, and how to propagate this by means of water propagation. So, bakit nga ba siya magiging trending in Year of the Wood Snake? Dahil po sa kanyang angking kulay. Ang mint green to cream white po ang pinakamaswerteng halaman. Lahat po ng mga wood colors ay napakaswerte po sa year 2025. Kumbaga, isa na rin po ang halaman na ito na siyang tutulong. Sila po is nagrepresenta ng abundance, prosperity, good luck, good fortune, especially love, peace, and healing. Kapag meron ka neto sa inyong negosyo, ito po magsisilbing lucky charm. At kapag meron ka neto sa inyong centerpiece, pwede po siyang gawing centerpiece attractor, gawin po siyang decoration sa inyong living room space. At kapag nakita po na mga panauhin, guest, kapitbahay, ang ganitong magandang halaman, ito po ang magbibigay sa kanila ng inspiration, aid of motivation para po sila rin po is magkaroon ng way on how to have this plant po. Ang kanyang kulay din po ang sumisimbolo ng karangyaan ng isang pagiging reyna at hari po. Simula po nung nagkaroon ako neto, hindi po ako makapaniwala sa napakaraming taglay na benepisyo sa mental health, sa kalusugan natin, individual health, and also feng shui. Lucky benefits ng ganitong halaman ay napaka-epektibo dahil sila po is considered air filtering at air purifying plants. Ibig sabihin po, may kakayahan po sila nalinisin ng hangin, kinoconvert po nila ang mga methane gases, carbon monoxide sa isang filtered oxygen at napaka-natural at preskong hangin na siya kinakailangan po natin para sa ating malusog na pangangatawan. Kumbaga, hindi po talaga kayo magsisisi kapag meron kayong ganitong halaman dahil napaka-epektibo rin po neto sa air filtration, eliminator din po ng radiation, at considered po as money magnet plant ng 2025. Then dito, isa rin po sa mga variety ng Syngonium. Bakit nga ba hindi nawawala ang Syngonium plant sa pinakamaswerte na halaman taon-taon, bagamat napakasimple lamang po ng kanilang kaanyuan, ay kitang-kita po na hindi po sila madaling mamatay. Kumbaga, they can thrive without watering ng 2 to 3 weeks. Kumbaga,
pwede po ito sa mga travelers. Kung mag-aalaga po kayo ng mga halaman, I suggest na wag na wag po kayo magpapawalan ng ganitong halaman. Ito pong halaman na ito is yung variety ng Wenlandi. Napakaganda ng kanyang kulay, dark green, white, ang pinaka gitna. Since ang hugis po ng ganitong halaman po is butterfly or paro-paro, ito po ang sumisimbolo ng pagiging marangya at sumisimbolo rin po ito at nagre-representa ng paggaling, paghaltak ng mga blessing. Kapag meron kang ganitong halaman na Syngonium Wenlandi, ay tiyak na magiging maaluwan po ang daloy ng positibong enerhiya. Kung dati po, makukompare nyo naman po, kapag kapansin-pansin po na maraming blessing po ang agarang dumadating sa ating buhay, sa ating pamilya, ay meron po tayong urgent promotion. Kumbaga hindi nyo in-expect na darating po ang mga blessing na iyon dahil na-balance na po ng ganitong halaman ang both energies na maganda at hindi maganda. Kumbaga kapag nagkaroon siya ng equilibrium, kumbaga nasala na niya ang negatibo at positibong enerhiya at na-balance na po ang vibes na meron po tayo sa ating bahay, yung tinatawag na tranquility at yung balance ng nature base na rin po sa white and black na color ng yin yang ay unti-unti na po nating mafe-feel. Mapupunta na po sa atin ang mga biyaya na siyang ipagpapasalamat natin everyday. Disclaimer lamang po guys, lahat po ng mga ibinabahagi ni Sir Mio Vlogs ay base lamang po sa aking karanasan. Hindi po ako eksperto sa mga halaman, ngunit patuloy po ako sa pag-research, pagbabasa at pagbabahagi ng mga alaman na iyon na aking natutunan sa inyo para po maging maganda po ang daloy ng swerte sa ating buhay. Kumbaga ang halaman na ito is naparami ko sa pamamagitan din po ng stem cutting. Inilagay ko lamang po siya dito sa basyo ng milk tea. Since milk tea lover at coffee lover po si Sir Mio Vlogs, yung mga pinaglagyan po ng ganitong basyo ng milk tea at coffee ay hindi ko po tinatapon. Kumbaga ginagamit ko po silang planter para po sa aking next propagation ay hindi na po ako bumili. At bibili lamang po ako ng aking mga planters, paso, white pot po ang pinaka maswerte na kulay taon-taon dahil yun po ang sumisimbolo ng kapurihan, purity, ng kagalakan, ng kasiyahan. At yun din pong puting kulay ng planter, paso, ay napakagandang perfect combine, i-match po sa mga dark green to brown or yellow na halaman. Kumbaga, nakakatuwa dahil hindi ko in-expect na magkakaroon siya ng malalaking daon. So, based in my research po, based on my research, kadalasan po ang pinakadahon or foliage ng ganitong Wenlandi is maliliit. Pero nagulat ako nung after how many months, 4 to 6 months of waiting, ay naging ganito siya. Hindi ko inaasahan talaga, hindi ako makapaniwala dahil ang kanyang mga dahon po ay lumalapad kagaya po ng ganito. And so I'm planning to repot this in a large container para po mas lalo pang lumabas ang kagandahan, ang malalaking dahon at makapagbigay pa siya ng maraming supling or babies sa atin. At pipili po ako sa aking mga avid subscribers, followers ng para po mapagbigyan ng ganitong halaman. So, ang location po ng aming bahay ay sa 138B Gomez Street, Pamplona 1, Las Piñas City. Malapit po kami sa Pamplona Elementary School. Kumbaga, ibibigay ko ito sa best commentor po para sa aking mga daily vlogs. So, para po sa mga watcher ko, sa avid subscriber and followers po, pinakamagandang comment po, dalawang pinakamagandang comment para sa vlog na to ang mananalo ng halaman na ganito. Then also, hindi po kayo magsisisi kapag meron po kayong ganitong halaman dahil proven ko na po na ito pong halaman na mga ito ang siyang tutulong po para po mahaltak natin ang mga blessing na siyang tutulong sa atin para po agarang masolusyonan po ang ating mga problema sa ating buhay. Kumbaga, kapag na-eliminate na po ang mga bad omen, yung mga negative vibration, unhealthy vibes na present sa ating bahay ay
yun na po ang simula ng pagbabago ng ating buhay. Then dito guys, hindi rin po nawawala sa top 10 list. Alam na alam ko na kilala nyo pong halaman na ito. Ito pong halaman na ito is yung Dracaena sandariana. Pinopagate ko din po siya sa pamamagitan po ng stem cutting. Ito po yung isang halaman na tinatawag na Dracaena sandariana or mas kilala sa Lucky Chinese Bamboo. Hindi po siya nawawala sa top 10 list dahil po napakadaling alagaan, madaling paramihin, drought tolerant, at water and soil propagation po ang pinaka best way or method para po paramihin ang halaman na ito. And may pagbibigyan po ako ng halaman na ito dahil pinangakuan ko po siya na sa kanyang birthday po ay magbibigay ako ng isang gift na siyang magbibigay sa kanya ng kaswertihan. Lahat po ng mga halaman na siyang ibinabahagi ko guys ay maswerte po dahil po lahat po ng mga halaman na may buhay ay maswerte. Kumbaga pipili po tayo ng mga lokasyon para sa ganitong halaman na Chinese bamboo, wag niyo po siyang ilalagay sa kanlurang bahagi, especially west portion ng inyong negosyo, bahay, at para po malocate po ang pinakamaswerteng lugar, gumamit po tayo ng compass rose, ang pinaka-best na location at area. Direction para sa ganitong halaman po, since lucky charm din po, money maker, lucky house plant, vashlot feng shui house plant po ang ganitong Chinese lucky bamboo. Ilagay niyo po siya, ilocate niyo po siya sa northeast or southeast portion ng ating bahay, negosyo, workplace, study table. Meron din po kami neto sa aming comfort room, sa restroom, para po doon po, para po maalis na po niya ang mga negative anxiety, mga not so healthy vibrations, mabalance po ang both energies na positibo at negatibo. At napaka-popular din po ng halaman na ito sa business dahil inilalagay po siya sa harapan or pinakamalapit na main entrance or door ng inyong bahay, negosyo, para doon pa lamang po sila po ang mag-attract ng more customers at eventually makilala po ang ating negosyo para sa magandang servisyo na ating ino-offer para sa ating mga clients, customers. Isa rin pong halaman na ito sa nakatulong sa akin para po ma-monetize ang YouTube channel ko na si Sir Mio Vlogs. That's all for today guys. Ingat po tayong lahat. Nawa po ay nakakuha po kayo ng mga possible tips on how to make all of these three plants lucky in year of the Wood Snake 2025. Hanggang sa muli po, naway sa lahat ng bagay ang Diyos ay laging papurihan.